So nagsisilaglagan po sila sa tubig. Good morning mga farmers. So today's video mag-ano po tayo? Mag-spray po tayo ng pang leaf folder. So shoutout po sa mga viewers po natin na sa nag-comment po sa aking YouTube channel, no? Na nabanggit pa niyo po niya kung gusto niyo po niya mag-share po . So kung gusto niyo po mag-share po dito at alam niyo po dito sa kinaroroonan ko, malapit pa kayo dito. Pwede niyo po akong message po sa King Messenger po . Para sa ganun mapuntahan po natin yung mga palay po nila. So ngayon dito po ang may share po sa inyo ngayon ay yung pag spray po ng balbalkot o yung tinatawag nilang leaf folder . Kasi nadalan ko kanina si Kuya Alex at nabanggit po niya yung importante po yung pag-spray po ng yung balbalkot, kasi itong leaf folder po na ito ay nababahala po ako kasi darating ting yung time na baka pag hindi tayo nag-spray ngayon is mahirapan tayong mapuksa itong mga uod po na ito kasi nasa mga dahon po siya. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga rason kung bakit kailangan po natin na spray ng mga to. So for the meantime, mag-spray muna tayo gamit po yung mga pang insecticide . So dito po sa mga ginagamit ko sa bukid . Lahat po ng mga insecticide na ginagamit ko na nababanggit ko . Hindi ko po minsan maano na hindi banggitin, like yung piangkor . Lahat po ng mga to ay binibili ko po . Sinasali ko po dito sa vlog ko, wala pong bayad po na pag-recommend po dito sa mga to. So binibili ko po sa amin dito at sinshare ko po sa inyo . Yung kunting kalaman ko po dito sa pag-spray dahil nasa field po tayo. So nandito yung mga gagamitin ko pong mga gamot. So ngayon hindi na natin nasasabihin kasi alam nyo na yung mga pwede ni... Pag pumunta kasi kayo sa bilihan po ng mga gamot, sabihin nyo lang doon ng pang leaf folder . So ang binili ko po ngayon ay mag-spray po ako ng pang insecticide. And then gagamit po ako ng samahan ko po siya ng pulyar. Kasi maganda rin po 'yon para hindi tayo tipid tayo sa pag-abono po ng palay. So 'yun po yung gagamitin ko para maging maganda pa yung mga dahon po niya. Although pinakita ko naman po sa intro po niya, intro po ng video po na ito, na napaka-green po . So ito pong variety po na Palawan, hindi po kailangan po ng marami pong fertilizer . Kasi ito po yung matatangkad po na palay. At ito po ay nabanggit po, may mga napanood po ako na ito pong variety po na to, ito po yung lalaking palay. So ganyan po yung itsura po niya, yung matatangkad. Pag nasobran po yung guano, talagang matataas. Kaya ang nagiging resulta kapag mahangin na ganito is madali siyang yumuko. So ang gagawin po natin, kontrolado lang po yung lalagay po natin dito na fertilizer. So ito yung mga ginagamitin kong ito po yung foliar. So sasamahan ko yung pang-insekto na gamot na gamitin natin ng foliar. So yan. So mag-start na po tayo . Alam nyo po kung bakit po natin ispray ng unang pag-spray po dito sa ating palayan pa . Para po sa ganun ay yung mga leaf folder po na nandyan po sa ating tanim na palay, sa dahon po ng palay, ay mamatay po . Kasi hindi ko lang sure po based observation po kasi. Kapag po yung tanim po natin na palay ay mayroon po siyang uod . Pag nanirahan po kasi yung uod yan, for example, hindi natin inisprayan at hinayaan lang natin, yung uod po na yun mag-isti po dyan sa palay po natin. And then hindi ko lang sure kung ito po yung stem borer na kapag lumalaki pa yung palay ay bigla po siyang nandyan po sa loob ng ating mga stem ng palay,
at dyan po siya naninira. Kaya isprint po natin. So, based sa pag-aaral po, ano, kapag po nag-spray po tayo ng pang insecticide o pang leaf folder o ano man insect, ano, para dyan po sa palay, ay ano po, yan po ay unang spray lang po, palang po yan. So, kailangan po po ng, kung magiging malala po, kailangan po niyang isprint po ulit. Kaya tayo po nag-spray ng pang-insecticide. So, yan po yung dahilan kung bakit tayo nag-spray ngayon. Kasi hindi natin alam in the future, kapag lumalaki na po yung mga stem po niya, mga dahon po niya, ay lalabas po ulit na mas marami pa yung manira pong mga uod. Yun ba? Yan po yung magpapababa po yung ano, ng ani po natin pagdating po ng araw. Bukod po sa mga kalamidad po na dumadaan po sa atin pala yan. So, yan lang po, no? Yung kung bakit pa tayo mag-spray po ngayon. Ito po yung sprayer po natin, 16 liters. And then, ito po yung ating gamit po nata pang uod, ano? Pang balbalkot or leaf folder. Tapos, ang takal po nito ay, ano, 25 to 35 ml. Ayan. And then, ito po yung ating foliar, no, hinahalo ko po dito. Pwede rin po ihalo po ito sa ano, sa powder po siya. Pwede ihalo sa pag nagguano po kayo. Ayan, ito. Ito po ang nilalagay ko po dito ay 2 to 4 tablespoon. Ayan. So ito nakargaan na natin. Ayan, so mag-spray tayo dito. Yan, pag nag-spray tayo, huwag tayong kalimutan mag, ano, magsuot na face mask. Kasi chemical po yan, no? Ayan, dilim, no? So, tignan po natin yung, ano, itong spray natin kung effective mo pa yung ginamit natin na gamot, ano, dito sa palayan. So, makita natin dito na kung gaano ka-effective po yung ginamit po natin. So, hindi ko na lang po babanggitin dito sa ating video. So, sa comment nyo po malalaman kung ano po yung ginamit po natin na local lang po na brand po ng ano, ng gamot po na pang leaf folder. So, tingnan po natin, no. Ito po yung spray po natin kanina, no. Eh, ngayon lang, no. Tingnan nyo po. So, kita naman po nyo na yung mga kunya nagsilaglagan sa tubig. So napaka-importante rin po na pag nag-spray tayo may tubig po siya. Yan, para diyan po malaglag po yung mga insect na kumakapit po sa ating ano, tanim na palay. So ito ng mga to, oh. Yan, oh. So nagsisilaglagan po sila sa tubig. Yan. Lahat po lang insekto makikita nyo po diyan. Yan. So yan po yung mga uod, oh. Ang dami. Puro green. Yan po yung bumabalot po sa ating mga ano, tanim ng palay. Yan, oh. Tinatawag nilang leaf folder, no. Balbalkot sa tabi namin sa Ilocano, no. Ito, ayan, oh. So, ayan, dami po. Halos pag na-spray po ay nalalaglag. Kasi yan sa tubig siya malalaglag, no. So, effective po yung gamot po na ginamit po natin dito sa pag-spray po. Ayan, lumalakas na yung ambon. Alright, hanggang dito na po yung vlog po natin, ano? So, may mga kwan pa ako dyan. May naiwan pa ako mga dalawang karga siguro po ng sprayer. So, hindi po natin natapos ngayon dahil medyo lobat na po ang ating sprayer. So, yan po yung ginamit kong mga, ano, pang-spray po dyan, ano? Hindi ko na babanggitin sa comment po.
doon po natin sasagutin po yung mga ano, yung gamot po na ginamit ko po dito. So, yan po yung resulta po ng pag-scrape po natin ng leaf folder. So, hindi lang po leaf folder po nang papatay po ng gamot. May mga insekto pa ako nakita. Basta mag-spray ka ng pang-insekto dito sa palayan, yan po yung magiging kahinatnan niya. So, sinamana natin ng foliar para sa ganun ay siya pang pampalagutun sa halaman po, no? Dito sa palay po natin. So, yan po. Yung resulta po niya, para yung dahon ay hindi po masira at lalaki po yung ating tanim na palay na malusog. So, nandito na po yung vlog po natin. Maraming salamat po sa mga subscriber po natin. And don't forget to subscribe and click yung notification bell. And pwede nyo pong i-share po sa iba. So, maraming salamat. Hanggang sa muli po. Bye-bye.